Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Nuwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ibinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa balahati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas.
sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nakakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kautusan, sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At makakapakinig at paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakakapakinig? Nakakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang Kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay. At wala nang maririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po na. Kayo sa akin at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, alleluia, sumahin niyo ang Panginoon. At sumahin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad
at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo, maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Saint Andrew, isa sa 12 alagad na pinili ni Jesus para mamuno o pangunahan ang pagpapahayag ng mabuting balita. Si Andres, sabi nga po sa ating narinig sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay kapatid ni Pedro at ang kanilang hanap buhay ay pangingisda. Isang mangingisda. Na bagamat noon, o kahit naman hanggang ngayon, no, nilalang lang natin ang mga mangingisda. Mangingisda lang sila. Kaya kung ituring sila ng lipunan ay mababang uri dahil nga karamihan sa mga mangingisda ay kulang sa pinag-aralan o hindi nakapag-aral dahil kapos. Hindi kakayanin o hindi marahil kinakaya ng kita ng mga mangingisda na makapag-aral. Pero dito po, narinig natin na sila ay pinili, tinawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. At agad na naman, iniwan nila yung kanilang gawain, iniwan yung paghahagis ng lambat, at sumunod kay Jesus. At doon nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Kung pagninilayan po natin, no, itong halimbawa ni Andres o ng mga alagad, pag sumusunod tayo sa Poong Nazareno, pag sumusunod tayo, no, mayroong mga bagay na dapat tayong iniiwan. Mayroon tayong mga bagay na dapat igini-give up. No, yung attachment natin, yung inaakala natin na mahalaga sa atin. Pero kapag na-let go natin ito, doon talaga pumapasok yung pagbabago. At mayroong binabago ang Diyos sa buhay natin. Linawin ko po, no? Sa pagsunod natin sa Diyos, mayroong ginagawang kakaiba o binabago ang Diyos sa buhay natin. Yung akala natin na wala tayong magagawa, yung inaakala natin na ganito lang tayo, ito lang yung potentials natin, pero kay Jesus, nakikita niya na may malaking potentials pa ang pupwedeng magawa nitong si Andres na isang mangingisda. Di ba? Yung parang isang kasi napapangunahan tayo ng takot, no, na isuko sa Diyos, ibigay sa Diyos, yung nagtitake ng risk. Kasi takot nga tayo magtake ng risk. At nagiging comfort zone na natin yung pamumuhay natin ngayon na sinasabi natin, eto lang ako, hanggang dito lang ako. O kaya naman, okay na ako dito. Yan. Pero baka no, ang paanyaya sa atin, eh, may mas malaki pa at malayo pa ang mararating mo kung susunod ka lang sa sinasabi ng Diyos. Malawak ang mundo. Marami ka pang pwedeng marating. Na siyang nangyari naman talaga sa mga alagad, hindi sila nanatili doon sa pinangingisdaan nila, hindi sila nanatili doon sa lugar nila o sa bansa nila. Nakalibot sila sa iba't ibang lugar.
para lamang doon sa salita ng Diyos. Dinadala tayo ng Diyos sa ibang mga pwede pa nating marating kung magtitiwala lang talaga tayo sa Diyos. Hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Hindi ko alam po kung ano yung pinangahawakan natin ngayon o pinangahawakan mo ngayon na akala mo okay ka na dyan. Pero baka pwede mong pag-isipan, pagnilayan, tinatawag ka ng Poong Jesus Nazareno. Di ko alam kung saan, pero may kanya-kanya tayo, no? Pero kung sakali lang ito yung gumugulo sa iyo, no? Baka ito yung sagot, no? Tinatawag ka ng Nazareno, isuko mo sa kanya, kung ano man yan, pwedeng material, pwedeng bisyo, pwedeng relasyon, para bang makalaya ka, para mas maibuka mo yung pakpak mo at makalipad ka at makarating ka sa iba't ibang lugar. Para sa misyon. Yung mga OFW natin, mga Filipino viewers natin sa abroad, no? Marahil dinala kayo ng Diyos dyan, hindi para lang umasenso, kundi para ipakilala nyo rin kung sino ang Poong Jesus Nazareno. Yan po ang ginawa ni Andres. Sabi nga po, no, sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, paano makikilala kung walang magpapakilala? Paano maririnig ang tungkol kay Jesus kung walang magsasalita? Tayo po, no? Tayo rin. Bukod sa tayo ay tinatawag ng Poong Nazareno, marahil tinatawag ka rin maging Andres sa buhay ng ibang tao na magpapakilala sa nakilala mo na walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Magtiwala lang tayo, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Magsitayo po. Minamahal kong mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ang mga panalangin ni San Andres. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patutuo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol.
Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahabagko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga rito sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiguro po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ni Panginoon sa Diyo at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsilunod mo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling niya ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto. Huwag pong maglilipat mula sa kabilang dulo, lilipat. Manatili lang po kayo kung saan kayo naroon. Kami po ang lalapit para mag-abot ng komunyon. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa bansa at mga lupain, puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa buon na darating. Ang kapayapaan atin ng mga sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Israel, ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. At ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Paalaala ko, pagkatapos ng banal na misa, bibisikat ang lahat ng banal na tubig. Manatili lang po kayo sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagbibisik, pinapakiusapan ang lahat na maubos ng dali at hintayin tawagin ang kulay ng inyong inuupuan bago kayo makalabas ng ating simbahan. Maraming po salamat. Quezon Boulevard at Carriero sa ito ang ating labas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ulitin ko po ha, ang exit dito po sa side ng Quezon Boulevard. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati